At dahil Sunday ngayon, JIP, alam nyo na yan, 6 winners tayo ng 200 pesos. Makinig maigi kasi baka kayo yung nanalo. Unang winner, Ruth Galela. Ikalawang winner, Evangeline Mariano. Ikatlong winner, Kathleen Cabotaje. Ikaapat na winner, Aldrian Decena. Ikalimang winner, Maylene Mole. At ang ikaanim, Karen Padios. Sa lahat ng winner, pakimessage ako sa aking Facebook page na JD. Send lang ng proof para maklaim ang prize. Para sa mga hindi nanalo, mas pagbutihan natin ang comment ngayon dahil December na. Sa December 15, ang announcement ng winners ng ating makakakuha ng Ang Ninuno shirt at Ang Ninuno hoodie. Kaya naman, lahat ng comments nyo, mas paramihin pa natin, lahat yan ay entry para sa hapol ng limited na hoodie at oversized shirt. Ilamang JIP, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ganon din po kami. Hindi namin maaaring hayaang mapunta sa kamay ni Balaham ang sisidlan. Kaya asahan niyong hindi kami aatras sa tatalikod sa aming sinumpa ang tungkulin. Wika ni Aaron. Narinig ni Rigor ang pangalang binanggit nito. Kaya't inawat niya sa pagsasalita ang binata. Nalabis namang ikinagulat ni Laterio. Anong ginagawa mo dito, Rigor? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na magpahinga ka na? Wika ni Terio. Ngunit hindi ito pinansin ni Rigor. Salip ay binaling ng binata ang tingin kay Aaron. Teka, sandali lang. Sino ba si Balaham? At saka, ano ang kaugnayan niya sa lahat ng pangyayari? Tanong ni Rigor. Wala na ring nagawa pa si Dario kung hindi hayaan na lang si Rigor. Dahil sa isip nila, kailangan ding malaman ng binata ang lahat tungkol sa mga nangyayari. Si Balaham ang kasalukuyang pinuno ng mga dinungon at hinahanap niya ang sisidlang hawak mo ngayon dahil itong maaaring makapagbigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Pagsasalaysay ni Aaron. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko sa sinabi mo. Pero isang bagay lang alam kong dapat gawin. Kailangang hindi mapunta sa mga kalaban ng sisidlan. Bagaman hindi malinaw ang kasaysayan at pangyayari, nagdesisyon si Rigor na gawin ang nararapat para sa ikabubuti ng lahat. Isinagawa nila Dario ang lahat ng paghahanda. Habang nagpapahinga, kinausap ni Dario si Rigor. Maaari tayong mapahamak sa gagawin natin, bata. Sigurado ka bang handa ka sa magiging resulta? Tanong ni Dario. Kung ito lang ang tanging paraan para maayos ang lahat at maging ligtas ang nakararami, wala na akong dapat pang hinayangan. Alam kong ito din ang naging dahilan ng tatay ko. Wika ni Rigor at napailing na lang si Dario dahil nakikita nito ang kaibigang si Elpidio sa binata. Pambihira, parang nakikita akong tatay mo sa'yo ah. Parang si Elpidio ang nagsasalita sa tabi ko ngayon. Tugon ni Dario. Matapos nun ay pumasok na sila sa tahanan upang makakain at makapagpahinga. Kinabukasan, kagad na din silang nagpaalam kay Terio. Ngunit hindi ito pumayag. Balak na sana nilang bumalik sa kanilang bayan ng mga sandaling iyon. Sa palagay ko ang mas makabubuti kung manatili kayo dito sa bahay. Dario, alam mo ang panganib na maaaring lumantad sa sandaling magpang-abot kayo ng pangkat ni Balaham? Wika ni Terio. Tama po si Tatang Terio. Delikado po para sa inyo lalo na kay Rigor ang magpakita sa mga kalaban.
Hindi sila magdadalawang isip na patayin kayo sa sandaling masilayan nila ang sisidlan. Tugon ni Aaron. Kung ganun, anong gusto mong gawin namin? Manatili dito habang iniintay ang pagdating ng mga kalaban. Manong, alam mo naman siguro ang maaaring mangyari sa lugar na to. Dahil kayo na din ang nagsabi, walang awa si Balaham. Maaaring madamay ang lahat ng mga taong nakapaligid sa atin kung sakaling sumalakay sila. Tugon ni Dario na labis namang ikinagalit ni Terrio. Naririnig mo ba ang sarili mo? Anong gusto mo? Mamatay ng walang kalaban-laban? Sige, tumuloy ka pero mag-isa kang aalis. Hindi ko papayagang mapunta sa mga kalaban ng sisidlang ito dahil lang sa kagagawan mo. Napayoko na lang si Dario ng mga sandaling iyon dahil napag-isip-isip niyang tama ang nakakatandang kapatid. Pasensya na kayo, Manong. O sige po, kung ano pong mas makakabuti, yun po ang susundin ko. Wika ni Dario. Laking gulat ng lahat dahil bigla na lang silang nakarinig ng malakas na kalabog. Kasunod nito ang mga kaluskos na tila nagmumula sa natumbang puno. Tumayo si Aaron at Isko. Lumabas ng tahanan. At hindi pa man sila tuluyang nakakatapak sa bakuran. Bigla naman silang humagis papasok. Naloko na. Nandito na nga sila. Dario, ilayo mo dito si Rigor. Aaron at Isko, tumayo kayo at sumama kina Dario. Protektahan nyo ang sisidlan at si Rigor. Wika ni Terrio. Agad namang hinawakan ni Aaron sa braso si Rigor at hinila palabas ng tahanan. Pinili nilang dumaan sa kusina dahil diretso sa loob ng gubat ang daang iyon. Isko, tignan mo ang likod ng tahanan natin. May nakasunod. Ako na ang bahala sa kalaban sa harap. Wika ni Aaron at sa kalagitnaan ng pagtakas. Hinarang sila ng dalawang babae. Napahinto si Aaron at bumunot ng patalim. Rigor, huwag kang aalis sa likod namin ni Aaron. Aswang ang dalawang yan. Wika ni Isko. Marahang naglakad ang dalawang babae papunta sa kanila. At nang makalapit na ito sa kinakatayuan ng tatlo, bigla nitong sinunggaban si Rigor. Nasa loob ni Aaron ang kamay ng babae. Binali ito sabay laslas ng leeg gamit ang kanyang punyal. Halika na, Rigor! Tumakbo na tayo! Sigaw ni Aaron. Teka, paano si Isko? Eh baka mapahamak yun! Wika ni Rigor. Ngunit tiniyak sa kanya ni Aaron na walang mangyayaring masama kay Isko. Hindi mo pa alam ang kakayahang taglay ni Isko, Rigor. Isa siya sa mga bantay ni Balaham noong naglilingkod pa kami sa kanya. At hindi basta-basta ang maging bantay ng isang haring aswang. Biglang huminto si Rigor at nagsalita. Gusto kong makita kung paanong lumaban ng isang aswang. Napakamot ng ulo si Aaron dahil sa sinabi ng binata. At talagang ngayon mo pa naisipan niya, no? Kung kailan hinahabol tayo ng mga kalaban. Ibang klase ka din eh. Wika ni Aaron. Ngunit nagawa din siyang papayagin ni Rigor. Hinawakan niya ang binata sa magkabilang kilikili at biglang tumalon papunta sa taas ng puno. Dito kitang-kita ni Rigor kung paanong labanan ni Isko ang dalawang aswang. Kahit nasa anyong babae ang dalawang nilalang, alam ni Rigor na malakas ang mga ito. Dahil bawat atake nilang tumatama ay umuuga ang katawan ni Isko. Ngunit napansin ni Rigor na tila hindi niya ito iniinda. Itatanong pa sana niya kay Aaron kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi niya na nagawa dahil ito na mismo ang kusang nagsalita.
Ang taglay na kakayahan ni Isko ay mula sa bertud ng Danapi. Oo nga, at mula siya sa angkan ng mga aswang. Ngunit bukod tangi ang kanyang kakayahan, dahil siya lang ang kaisa-isang tagdungon na nakapagtangan ng isang mutya galing sa kanan. Patuloy na pinanood ni Rigor ang laban. Namamangha ito sa ipinapakita ni Isko. Hanggang sa tuluyan itong natalo ang dalawang kalaban, talagang hindi niya tinigilan ang mga aswang na ito habang may natitirang hininga sa katawan ng mga ito. Ano? Nakontento ka na? Halika na! Umalis na tayo dito! Wika ni Aaron. Ngunit bago pa man sila makababa sa punong kinaroroonan, biglang may sumalakay kay Isko. Tumagos ang kamay nito sa katawan ng binata. Bumulwak ang masangsang na daloy ng dugo mula sa bunganga at sugat nito. Sisigaw na sana si Rigor, ngunit tinakpan ni Aaron ang kanyang bibig. Sinabihan itong huwag gagawa ng ingay, dahil ang nilalang na yon ay isang uri ng halimaw na ginawa ng mga aswang. Wala itong mata, ngunit napakalakas ng pandinig nito. Sa oras na gumalaw ka, siguradong ikamamatay natin. Kaya hanggat maaari, huwag kang mag-iingay. Huwag mong alalahanin si Isko. Alam niya kung anong gagawin niya. Wika ni Aaron. Alam ni Rigor na ikakamatay ni Isko ang natamong pinsala. Ngunit laking gulat ng binata nang makitang marahang tumayo si Isko mula sa likod ng halimaw. Walang sabi-sabi ay sinaksak nito ang nilalang gamit ang hawak na patalim. Naglupasay ito sa sakit habang nakakapit sa likod nito si Isko. Sunod-sunod na saksak ang natamo ng halimaw. Ni hindi nito magawang abutin ng mahaba niyang kamay ang binata. Kailangan ni Isko ang tulong ko. Kaya niyang pigilan ng nilalang pero hindi niya kayang patayin. Dito ka lang at huwag kang bababa. Hindi natin alam kung may kasama pa yung halimaw na yan. Matapos magsalita ay tumalon na si Aaron papunta sa halimaw. Habang binubunot ang patalim na nakasuksok sa kanyang likod, tinagpas ng binata ang mga kamay nito. At nang masiguradong hindi na makakaganti, sinaksak ni Aaron ang halimaw. Bumagsak ito sa lupa. Umatra si Aaron at Isko. Akmang bababa na sana si Rigor sa puno nang biglang sumigaw si Isko. Hoy Rigor, huwag kang aalis. Isa pa lang sa dalawang buhay ng daghamon ang nagawa naming bawiin. Babangon pa yan at magbabago ng anyo. Gamit ang ikalawa niyang puso. Kaya hanggat maaari, huwag kang bababa sa puno. Napalunok ng laway si Rigor, lalo pa nang makita niyang unti-unting kumikilos ang patay na katawan ng nilalang. Teka, anong kademonyoan ang may gawa ng nilalang na yan? Ito ang tanging katagang nasangbit ni Rigor nang makita niyang unti-unting tumatayo ang halimaw. Kaunting kaalaman, ang mga daghamon ay uri ng aswang na piniling mag-immortal sa pamamagitan ng isang ritual. Kapag naging matagumpay ito, nagkakaroon sila ng dalawang puso. Kahit na mapinsala ang isa, may isa pang pwedeng magpadaloy ng dugo sa napinsalang bahagi ng katawan upang gumaling. Sa makatuwid, hindi basta-basta napapatay ang mga daghamon. Dahil kahit pugutan pa ng ulo ang mga ito, hindi pa din namamatay ang kanilang katawan. Nakuha din ito ang katangian ng mga reptilian na may kakayahang magpatubo ng bahagi ng kanilang katawan. Maniwala man kayo o hindi, kahit pugutan ng ulo ang mga daghamon, nagagawa pa din nilang patubuin. At ang mas nakakatakot pa sa mga katangiang taglay ng mga halimaw,
sa tuwing mamamatay sila at muling nabubuhay. Nagiging doble ang lakas at bilis nila. Nang makatayo ang nilalang, bigla itong naglaho sa harapan ng dalawa. Nagpalingon-lingon si Isko sa paligid, ngunit hindi na nila makita. Naghiwalay ang dalawa para hindi masukol ng nilalang. Walang ano-ano ay biglang tumilapon si Isko. Napalingon naman dito si Aaron. Dali-daling pumunta sa kinaroroonan ng kasama. Hindi makapaniwala si Rigor nang biglang iwasiwas ni Aaron ang kanyang itak. Hindi man nakikita ni Rigor ang nilalang, pero naririnig nito ang paghiyaw dahil sa tama ng itak sa katawan nito. Itinayo ni Aaron si Isko at muling hinarap ang nilalang. Tamang-tama ang pagsilip ng buwan sa kalangitan. Kapwa ibinaba ng dalawa ang kanilang mga itak at itinaas ang mga kamay. Patuloy lang na pinagmamasdan ni Rigor ang dalawa. Laking gulat ng binata dahil nagliliwanag ang braso ng dalawa. Biglang napaatras ang nilalang at pilit itong nagtatago sa anino ng mga puno. Manghang-mangha si Rigor dahil sabay na sabay ang pagkilos ng dalawa. Nagmisto lang anino ni Aaron si Isko. Isang atake pero dalawang kamao ang tumatama sa katawan ng nilalang. Halos sabay din nilang dinampot ang mga itak na nakalapag sa lupa. Itinutok ito sa kalaban at sabay na sumugod. Itinarak ng dalawa ang kanilang mga sandata sa dibdib ng daghamon. Napayaw ito at unti-unting bumagsak sa lupa. Nang muling matabunan ng ulap ang buwan, nawala din ang liwanag sa braso nila Aaron at Isko. Sa pagkakataong iyon, naglabas ng isang perasong papel si Isko. Inihipan niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Rigor nang biglang magliyab ang katawan ng nilalang. Halika na, Rigor. Bumaba ka na dyan at kailangan na nating bumalik sa bahay ni Tatang Teryo. Wika ni Isko. Ngunit nang dumating sila sa bakuran, nang lumo ng husto si Rigor dahil nakita niyang nakahandusay sa lupa si Dario at Oka. Mang Dario, Mang Oka, ano pong nangyari? Nasaan si Mang Teryo? Tanong ni Rigor. Ngunit hindi na nakasagot pa si Dario. Salip ay itinuro nito ang bahay ni Teryo. Mula sa bukas na pinto ay may lalaking lumabas. Napatayo si Rigor dahil hila-hila nito si Teryo. Punong-puno ng galos ang katawan at naliligo sa sariling dugo. Hindi makaalis si Rigor mula sa kinakatayuan. Magkahalong kilabot, galit at kalungkutan ang nararamdaman ni Rigor ng mga sandaling iyon. At sa hindi malamang dahilan, kinuha ni Rigor ang sisidlang gawa sa sungay ng kalabaw at binuksan nito. Pipigilan pa sana siya ni Isko, ngunit hinawakan ni Aaron ang kamay nito. Wag Isko, panahon na para mapatunayan natin ang sinasabi ni Nanang Diling. Kung talagang karapat dapat si Rigor sa kapangyarihan ng Bertod na yan, dalawang bagay ang maaaring mangyari sa kanya. Tuluyan siyang magiging ganap na tagdungon o malasing sa kapangyarihan at mamatay. Wika ni Aaron. Nanatili lang na nakatayo ang lalaki sa pintuan. At nang makita nitong binuksan ni Rigor ang sisidlan ay binitawan niya si Teryo. Hindi na ako papayag na may buhay pang masayang dahil sa sisidlang ito. Sigaw ni Rigor sabay buhos ng lamang langis ng hawak niyang sisidlan. Napakaliit ng sisidlang iyon, pero halos maligo ang binata sa laman nitong langis. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Rigor ang kakaibang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan.
at sa tuwing hihinga ang binata, ramdam niya ang kakaibang init na lumalabas sa kanyang bibig at ilong. Humakbang ng marahan si Rigor. Pumunta sa kinakatayuan ng lalaki. Nakangiti ito ng nakakaloko. Kitang-kita din ng binata ang nagbabaga nitong mga mata. Humakbang palabas ng bahay ang lalaki. Nanlaki ang mga mata nila Isko. Nang masilayan ang mukha ng lalaking iyon. Balaham! Tumakbo ka na, Rigor. Hindi mo siya kakayanin. Siya si Balaham, ang kasalukuyang hari ng Tagdungon. Wika ni Aaron. Munit nang titigan siya ni Rigor. Nakaramdam ito ng kakaibang kilabot. Nanlisik ang mga mata ng binata. At parang natitigal po si Aaron sa pamamagitan ng pagtitig ni Rigor. Muling ibinaling ni Rigor ang tingin sa lalaki, sabay turo sa kanya. Wala akong pakialam kung sino ka man. Hinding-hindi kita uurungan. Wika ni Rigor at sa isang kisap mata. Nawala ang binata sa kanilang paningin. Nang tignan nila si Balaham, nagpalingon-lingon din ito na parang may kung anong hinahanap. Mayabang ka, Bagito. Hindi mo pa nga! Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin. Dahil biglang isinubsob ni Rigor ang ulo nito sa lupa. Umatras si Rigor at hinayaan itong tumayo. Habang tumatayo ang lalaki ay gigil na gigil itong nagsalita. Lapastangan kang bata. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Susugod na sana si Balaham. Ngunit bigla na namang naglaho si Rigor. Napangiti na lang si Aaron at Isko sa nakikita. Alam nila kung ano ang nangyayari. Maging si Dario ay napapatawa na din. Nagulat sina Isko dahil ang buong akala nila ay patay na ito. Ngayon, masasaksiyan ko ang purong kapangyarihan ng isang totoong Tagdungon. Nagulat si Aaron sa sinabi nito. Dali-dali niyang nilapitan si Dario upang itayo. Anong ibig mong sabihin, Mang Dario? Sinong tinutukoy mong purong Tagdungon? Tanong ni Aaron. Hindi na nagsalita pa si Dario. Salip ay hinawakan ito sa mukha ang binata at itinutok ang tingin sa kinaroroona ni Rigor. E paano nangyari yon? Hindi ba normal na tao lang ang mga magulang ni Rigor? Muling tanong ni Aaron habang pinapanood si Rigor na nilalampaso si Balaham. Yun din ang akala ko. Pero ang nanay ni Rigor ay isang Tagdungon. Si Rigor ay kalahating tao at kalahating aswang. Sa pamamagitan ng langis, nabuo ang pagiging Tagdungon ni Rigor. Hindi niyo ba napapansin? Itinadha ng mapa sa kamay ni Elpidio ang sisidlan dahil ito ang kasagutan sa lahat ng tanong ni Rigor. Muling ibinalik ni Aaron ang tingin kay Rigor. Nanooy patuloy pa din sa paggulpe sa hari ng Tagdungon. Ngunit hindi man lang nararamdaman ni Rigor ang mga atake nito. Yan na ba ang kakayahan ng isang hari ng mga aswang? Nakakaya naman sa katungkulan mo bilang maharlika. Pangungutya ni Rigor kay Balaham. Walang yaka. Akong hari ng mga Tagdungon. Wala ka kung ikukumpara sa akin. Isa ka lang basahan. Wika ni Balaham. Inilapit ni Rigor ang kanyang mukha kay Balaham at nagsalita. Kung ikaw nga ang hari ng Tagdungon, eh bakit sakal kita ngayon? Bakit hawak ko sa mga kamay ko ang buhay mo? Tugon ni Rigor. Hinawi ni Balaham ang kamay ng binata. Itinulak ito papalayo. Pilit itong tumayo at akmang susugod.
Ngunit sinalubong siya ni Rigor ng isang malakas na suntok sa mukha. Tumilapon nito ng malayo. At bago pa man makatayo si Balaham, nakita niyang paparating na naman ang tuhod ni Rigor sa kanyang mukha. Hindi na binigyan ni Rigor ng pagkakataon ang hari ng mga aswang na makagante. Sunod-sunod na pag-atake ang tinanggap nito. Tumagal ng halos buong gabi ang laban nila. At sa katunayan, inabot pa ito sa pagsikat ng araw. Napangiti si Rigor dahil alam niyang magiging pabor sa kanya ang laban. Ano na, mahal na hari? Kaya mo pa ba? Tanong ni Rigor. Hindi na makapagsalita si Balaham sa pakiwari ng binata na katayo lang ito dahil kailangan niyang panindigan ang pagiging hari. Hanggang sa tuluyan ng bumigay ang katawan nito, nilapitan siya ni Rigor at itinayo. Hindi inaasa ng lahat ang ginawa ng binata, maging si Balaham ay nagulat. Anong ginagawa mo? Bakit mo ko itinatayo? Hindi mo ba alam na pwede na kitang patayin ngayon dahil malapit ka sa akin? Wika nito habang pilit na inaangat ang ulo. Gawin mo yan kapag nakabawi ka na ng lakas, Balaham. Sa ngayon magpagaling ka dahil hindi ako makakapayag na mawalan ng hari ang lahing pinagmula ng aking ina. Nanlaki ang mga mata ni Balaham sa sinabi ng binata. At habang inihihiga siya nito sa isang papag, ikwinento ni Rigor ang lahat. Nung oras na ibinuhos ko ang langis sa katawan ko, nalaman ko ang katotohanan tungkol sa pinanggalingan ng aking ina. Hindi rin ako makapaniwala pero ako na din mismo ang nakapagpatunay. Isang tagdungo ng aking ina at ang matandang tinatawag nilang Diling, siya ang lola ko. Masalimuot ang naging kasaysayan ng lahi natin, Balaham. Kaya ayoko na sanang dagdagan pa. Ito din ang dahilan kung bakit hindi kita pinatay. Na kung tutuusin, pwedeng-pwede kong gawin. Wika ni Rigor. Bakit mo to ginagawa? Ano ang dahilan mo? Hindi pa ba malinaw sa'yo na masama kong hari? Hindi ko nagawang itaguyod sa sarili kong paraan ang aking angkan. Kaya ko hinangad ang langis din ng Diling. Tugon ni Balaham. Napangiti si Rigor at ikinagulat ng lahat ang sunod nitong ginawa. Kinuha ng binata ang sisidlan sa loob ng kanyang damit. Binuksan nito at ipinahid ang langis sa katawan ni Balaham. Mabuhay ka, Balaham. Hindi pwedeng mawala ng hari ang ating angkan. Ito ang iyong tadhana. Pamunuan mo ng maayos ang mga tagdungon. Muling wika ni Rigor sabay lakad palayo. Hindi na nagsalita pa si Balaham. Palihim na lang itong nagpasalamat sa binata. At bago tuluyang makalayo si Rigor ay muli siyang nagsalita. Minsan dalawin mo ko sa aking kapian, Tiyo Balaham. Nakangiti si Rigor habang sinasabi ito sa hari ng mga tagdungon. Dito na din naungkat ang matagal nang tinatagong lihim ng ina. Si Balaham at ang ina ni Rigor ay magkapatid. Ito din ang dahilan kung bakit binuway siya ni Rigor. Maraming taon ang lumipas. Naging mapayapa ang pamumuhay ni Rigor kasama sina Dario at Oka. Paminsan ay dumadalaw si Balaham at inahamon sa isang labanan si Rigor. Pinagbibigyan niya naman ito bilang paggalang sa tiyuhin. Simula noon ay naging magkatawang si Rigor at Balaham. Sila ang nangalaga sa lanahan ng aswang sa sungay ng kalabaw. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na storya dito sa ating channel at muli ano.
Huwag nating kalimutan na mag-comment ng hashtag ang ninuno raffle at hashtag kwentong bayan raffle dahil namimili na kami ng winners ng hoodie at oversized shirt. Ang announcement ng winners ay sa December 15, kaya pakiintay na lang. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.